I'm blessed kasi nakasama kita. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kayo sa umagang ito, O Lord, sapagkat kayo po ay kasama namin. Alam namin na iyong presensya ay nandito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya pinupuri ka namin lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon, nangyari sa amin. Mabuti man o maganda sa aming paningin, Panginoon, ay nagpapasalamat kami. Binabalik namin ang lahat ng papuri at pasalamat. Inutusan namin ang anghel ng Panginoon, ang lugar na ito ay balutan niyo upang hindi makasingit ang mga kaaway, ang mga pasasamang espiritu. Angel Miguel, inaatasan kita sa pangalan ni Jesus na pakibantayan ang lugar na ito upang hindi maagaw sa amin ang aming makikita at maririnig upang kami ay malaya, umuwi mami at ipamuhay ang iyong salita, Panginoon Yahweh. Salamat po ang lahat ng sabi ng Amen! Amen! Sino hindi anak ng Diyos? Nakasa ka ba? Anak ng Diyos? Diyos, sabi po ng Panginoon, tinakanya ang mundo, magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Magkaroon ng mga halaman, nagkaroon. Pero pinakadawis, ito sinabi niya. Sabi niyo, ano? Ano? Sinabi niya, bigay na, lumikha tayo ng kawangis natin. Nilikha yun, yung kawangis niya, yung katabi mo. Yan ang kawangis niya. So, ibig sabihin, kawangis tayo ng Panginoon, kaya namin mag-declare. Sinabi ng Panginoon, magkaroon liwanag. So tayo, kawangis ng Panginoon, mga anak niya, kahit din natin mag-declare. Amen po ba? Amen! This time, mag-declare po tayo. Sabihin natin, I am blessed! I am blessed! I am blessed! Nag-declare yung ating ama, yung kawangis na niya, tayo, di ba sabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon. Kaya ka nagkaroon ng earth. So ngayon, may convincing power dapat sabihin natin. Amen? Yung marinig sa bahay natin, okay, may iyak. Okay, may iyak magsasabihin, i-declare ito. So, are you ready? Yes! Okay. Thank you.
Aku tak pernah, aku tak pernah, aku tak pernah.
Ang pagkakasin, ang
Ikaw, ikaw.
worship through music. Para pa kanila ng Panginoon, good morning po, magkasama sa pagkakaroon. Pwede po ba tayo natin kumayo? At basahin at bukatin po natin ang aklat ng Galatia 5 hanggang 1 to 15. Okay po, nakita na po ba? Galatia 5, 1 to 15. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag na paalipin pang muli. Ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangan sumunod sa buong kautosan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at inagbihan ninyo ang magandang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at bitoy sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay puti o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawain o diyok ng pag-ibig. Mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi iyan gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi niya, nagpapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng kalina. Napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng kalina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito. Dahil sa aking kaugnayan sa Panginoon, at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral ako na kailangan ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila inagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Mabuti pa'y tuluyan na magpakapon ang mga nanggugulo sa inyo at hindi lang magpakuli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautosan ay nauuwi sa isang pamumusa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Pagkita po ni Apostol Pablo, tunay na ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay may binagong buhay. Ganun. So tayo po ay may binago ng buhay. Kaya kapag titingin na katabi niyo, binago ba ang buhay ito? Ay binago buhay? Ha? O kapag ganun po ang tingin po natin sa bawat isa, so tatagyan na natin, tiyakin na natin yung ating pananampalataya. Di ba? So, bigyan na natin ng tingin na tayo ay sumasampalataya sa isang Diyos, si Jesu Kristo na namatay at sa ikatlong araw ay nang buhay na maguli.
Sumarapat lamang na siya talaga ang maging sentro sa ating mga buhay. Kaya ano pa kanyang din ito? So dito po sa time na to talaga may mga pumapasok, ano? Sabi doon yung masa ba yun? Umaalsa, yung harin, yung libadura, di ba? So ibig sabihin kapag mali yung paniniwala, kapag ito po ay lumaganap, lumaki, mapapalsa. So ang paniniwala po natin, dapat tiyakin po natin na si Jesus ay namatay para sa akin. At ang kamatayan na ito, sapagkat tinanggap po si Jesus, namatay din ako kasama ni Kristo. At habang ako ay nabubuhay, nabubuhay ako na kasama pa rin ni Kristo. Sa mamatay at sa mabuhay, kasama si Kristo. So ito ang katatayan ng pananampalataya. Kasi si Apostle Pablo, binibigay niya ng diin. Kasi marami po pumapasok, marami po talaga pupunta eh. Diba mga paniniwala, ibig sabihin pinapasok po nila yung paniniwala nila na kung saan hindi si Kristo. E sapat na yung kamatayan ni Kristo eh. Winawalang kabuluhan ninyo yung kamatayan ni Kristo kung ano-ano yung mga pinupush nyo. Diba? So si Moises, kumbaga larawan lang kay Moises, mga tinuturo, yung mga seremonya do, civil law, ibig sabihin, yun ay ginaganap nila dahil merong darating na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa pangalan ni Jesus, wala nang ibang pangalan para maligtas tayo, kundi Jesus Christ. Namatay at nabuhay na maguli. Ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos. Nakikipag-make sa atin. At sinigurado niya, iniwan niya para sa atin ang mangusap ang banal ng Espiritu. Kaya tanungin mo yung sarili mo, na tinanggap ko na si Jesus, dapat nangungusap ang banal ng Espiritu sa akin at dapat siya ang makita sa aking buhay. Diba? Yun ang gusto mangyari na Apostol Pablo. Kaya dito sa akin ng Galacia, pinakapuntos dito yung pag-iibigan. Diba? Magmahalan kayo. So, sa huling kabanata, sa huling talata na nabasa natin, diba? Kapag kayo nag-away-away kayo, magkakaubusan kayo. So yung pag-ibig pa rin ang magbubuklod sa atin. Kaya ang Diyos talaga tapat po siya. So dapat makita po natin sa buhay natin ang pagiging isang mananampalataya. Take for granted. Gawin po natin yung responsibilidad ng pananampalataya. Kasi kapag hindi tama yung mindset natin, kanina sabi nga ako yung magpapatotoo. Dito yung nakatin ng mga seminar. Sige ba nakatin ng seminar? Di ba? Napakaganda talagang laman, yung laman ng salita ng Diyos. Very proven talaga sa buhay ni Pastor Wilson. So kung tayo bibigyan lang natin ng pagpapahalaga yung ating kaluluwa, gagastos talaga tayo. Bibigyan mo kung anong kararapat dapat sa isang lingkod ng Diyos. Kapag ang lingkod ng Diyos, may sinabi yan, mangyayari yan. Kapag siya ay kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya dapat makita po sa ating buhay na tayo ay kinakasihan ng banal ng Espiritu. Tingnan po natin ang ating buhay. Tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Kapag wala po siya, useless tayo. Bakit pa tayo nabuhay? Ala pala si Lord sa buhay natin. Diba? Ala tayong halaga. Wala tayong magagawa kapag wala si Kristo. Dapat si Kristo ay nasa sa atin. Pamuhay natin ang Kanyang salita sa pamagitan ng may pag-ibig. Diba? Napakahirap po. Kapag wala po tayong sakripisyo, we are taking for granted na lang. Easy go lucky Christians. Nagdaramdam mo ba si Kristo? Sabi nga ni Apostle Pablo, nararamdaman niyo ba si Kristo sa inyong buhay, sa inyong puso? Kung nararamdaman niyo, di patuloy niyo. Dapat maghari siya. Makita siya sa iyo. Di ba? Kasi sa panahon po na yun, marami pong pumapasok na innocent church, no? Sa Galacia, ayan, tatali-tali sila. Ibig sabihin, sila po ay nililindang, ano? So, kailangan pong patuloy? Eh, nais na siya. Patuloy dapat magpana na. Kapon na. So, hindi mahalaga yung programa na ganyan. Ayun, nagbago. Tignan po natin yung dahilan. Di ba? Kapag ganun po.
Minsan kapag sa church, dito alam mo lang kung sino yung tatayo, sino yung mag-ano. Kasi nadidetermine tayo ng isang programa na hindi ang banal na Espiritu ang kumikilos. Pero kapag ang programa natin, si Holy Spirit ang nagmuna. Di ba? Ang lahat yan, mararamdaman mo. Hindi mo alam, hindi mo maintindihan ako. Kanta pa lang, naiiyak na ako. Di ba? Ramdam na ramdam mo. Ba't ganun parang meron something sa akin. Kailangan mabago talaga tayo. Glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Hanggang tayo ay sumusunod sa Kanya. Kung gagawin po natin yun, pagsunod sa Panginoon, di ba? Ang ganda po nga ang araw na lang ating pagsamba. Hindi ka pa, diyan ka pa rin sa pinto, ramdam mo na yung pag-ibig ng Diyos. Ramdam mo na kung sino yung kaharap mo, ramdam mo na kung ano ang kanyang plano, ang kanyang gagawin. Di ba? Kasi may tama kang pag-iisip na kung sino yung iyong sinasamba. Pananampalataya. Kaya nga sabi doon sa pananampalataya, yung katotohanan, dapat mamuhay tayong totoo. Ito po, napakaganda lang po ng may mga example ako nakita doon. Dami, sabi ko, punong-puno ako. Lord, ano ba gusto mong sabihin, Panginoon? Kasi wala talaga akong masabi. Sabi ko, gagawa ang PowerPoint, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ano ba talaga? Diba? Baga wala akong ano. Ano ba nararamdaman mo? Ano ba napipil mo? Kumikilos ba banal na Espiritu? Kasi kapag banal na Espiritu kumikilos, hindi ikaw magsasalita. Siya. Diba? Siya ang magsasalita. Kumbaga ako, ginagamit na po ako dito eh. Kaya ako nagsasalita, sinasabi ko gano'n, naalala mo lagi yung mga ngaral. May mga ngaral, nine. Ano po sinabi? May pinanggit sa mga ngaral. Mayroon sa isang lugar daw po, may isang maliit na lugar na kung saan ay hindi siya pinapakinggan. Punpun ko siya ng kaalaman. Mayroon siyang wisdom, mayroon siyang knowledge, di ba? Mahirap siya eh. Pero yun yung pagdupunan ng lugar na yun, kumbaga sa nagawa niya yung naligtas yung mga tao doon, gumanda yung buhay nila, eh pagkalaunan, hindi na nila naalala. Hindi na nila naalala. Bakit? Kasi mahirap siya. Kaya yung konsepto ng tao, kapag mayaman ka, papakinggan ka. Pero pag mahirap ka, wala kang sinabi. Di ba? So ganun pala ang mentality na tao. Huwag po tayo titingin sa kung anong man yan, may kapansanan man yan, o ano man yan. Yan ay nilalang ng Diyos na mahal niya. Kaya huwag mong lalaitin o bibigyan ng ano yung may kapansanan o mahirap siya. Dahil may kapangyarihan ang Diyos para magsalita ang Diyos sa Kanya, sa pamamagitan mo. Para ikaw ay matuto, makinig ka, sumunod ka. Diba? So, ang Panginoon, marami po siyang gustong gawin. Dito po, nung inaano ko po ito, inaaralan ko, sabi ko, ang daming gagawin ng Diyos. Marami talaga siyang gustong gawin. Kailangan lang po sa atin, yung mga tao, diba? Huwag po natin sundin yung ano man yung natutunan natin, eto na po kami, dati ganito talaga yung ano, ganito na. Hindi, may bagong bagong gagawin ng Diyos eh. Ang Diyos may bagong bago siya gagawin. Makinig ka lang, luma na yung sa'yo eh. Yung sa'yo, ano na yung phase out? Dapat upgrade ka, upgrade, upgrade, upgrade. Dahil parating na siya. Ang panahon nagbabago, ngayon mainit, mamaya uulan. Umuulan, tapos biglang maaraw. Nagbabago yung panahon, pero tayo, wala tayong pagbabago sa buhay. Diba? Dapat tingnan po natin yung ating sarili. Yung panahon nagbabago. Bakit ako hindi pa? Mag-isip ka. Marami pang pagkakataon para ikaw ay magbago. Kasi ako si Pablo, sabi nga ako si Pablo, diba? Eh, kung patuli, magpakapun ka na, patayo. Para talagang, hindi yung mahalaga. Kaya may mga programa po tayo, maya-maya, laging bago. Diba? Sabi ko, namaaral na nga sa music, ganun pala ang music. Ang pagkilos pala ng Panginoon dito sa music team. Bakit? Kasi ito, representation sa pag-glory ng Panginoon.
Kaya ikaw papasok ka sa worship team, makinig ka, sumunod ka kung ano yung sasabihin ng Espiritu Santo, hindi ng sino-sino man. Ikaw at ang Diyos. Minsan nagkakamali, di ba? Kapag mali, sabi doon, kapag mali ang pastor, bigay mo kung ano gusto niya, sumunod ka lang. Kaya tama yung sinabi ni Eliseo kay Elias eh, sa ikalawang hari, 2:6, di ba? Sumusumpa ako sa Diyos at sa iyo. Hindi kita iiwan. Di ba? Kaya si Eliseo, natanggap niya yung gusto niya mangyari na yung balabal ni Elias ay masakanya. Kaya yung kapangyarihan ni Elias, daladala ni Eliseo. So meron po tayong instrumento. Tayo po ay vessel. Sabi, ginagamit po tayo ng Panginoon. Na maaari pang gamitin ng Panginoon para yung isang kapatid natin makakilala sa Diyos. At kung ano yung ginagawa mo ngayon, sumunusunod ka sa Panginoon, siya rin ay susunod din siya sa Lord. Bakit? Kasi narisali mo sa kanya yung tamang konsepto, yung tamang paniniwala, yung tamang pagkilala, tamang pagtawag. Di ba? Napakaganda po nung kapag meron po tayong na-disciple, naging katulad natin, di ba? So, ang ganda nun. Ang ganda ng ano. Yan ang aking anak, di ba? Kaya nga si Jesus Christ, proud na proud siya sa, ano, sabi ng ama, ito ang anak kong nalubos ko, kinalulugdan. Wow! Dapat kalugdan tayo ng Diyos. Kalugdan tayo ng ating Panginoon. Yung konsepto natin, mali, itama natin. Yung pag-iisip natin. Huwag natin ipus yung gusto natin. Dapat siya. So, meron tayong leader, ano? Kaya nga nabagin ko leader. Leader pala. Kapag leader pala, sabi doon, the word leader is privilege. Pero meron po talagang binigyan ng kakayahan, sabi doon. Binigyan ng kakayahan, magpahayag na salita ng Diyos. Unawa sa salita ng Diyos. Binigyan mangaral. O binigyan para mag-ibanghelyo. Binigyan ng kakayahan, magduro. Magpagaling. Ibig sabihin, dapat alam natin bilang mananampalataya na tayo ay may ganong katangian. Kasi kapag ikaw, kilala mo yung sarili mo, may katangian ka na ganon, gamitin mo yun. Yun ang treasure. At yun ang ating i-re-represent sa Panginoon. Diba? Matabang lupa. Dapat magbunga tayo. So, ang tanging para lang dito, yung binabanggit ng Apostle Paul. So, yung pag-ibig. Dapat sa lahat ng ginagawa ninyo, nananalay tayo yung pag-ibig. Kaya ang mga sumusunod na talata, binakita niya na, iniisa-isa niya na. Kumbaga, binibigyan niya na ng papaliwanag yung pag-ibig, pagmamahalan. Kasi kapag tayo po, nagtatalo tayo, eto yung tama, eto yung tama. Ang laki ng tama natin. Sino ba tama? Ikaw o siya? Eto, hindi niyo binibigyan pagkakataon kung siya ang tama sa usapin ninyong dalawa. Diba? So yung spirito na kayo, huwag natin kunin. Kasi si Lord, meron talaga siyang favor. Kapag nakuha natin yung God's favor, kahit anong gawin mo, hindi ka untouchable ka. Lahat ng biyaya, lahat ng mangyayari na gusto ni Lord sa'yo, gagawin yan. Tayin kita pa pa. Diba? So, two things lang po ang ano ko po dito. Diba? Yung tayo ay tawag dito. Dalawa kasi, sabi dito ay tayo ba ay yung may advantage, di ba? O yan, advantage saka take advantage. So kapag ikaw ay ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, sinusunod mo si pastor, sinusunod mo si leader, lahat ng ano, ng gawain, sinusunod mo. Ibig sabihin, ikaw ay sumusunod ka, nagpa-Bible study ka, nagpa-Bible reading ka, nananalangin ka. Ibig sabihin, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos kung ano yung gusto niya. Advantage na lang, ikaw ay kinakasihan ng Espiritu Santo. Yun ang advantage. Di ba?
sabi nga doon, the spirit searches all things. Nasasaliksik ng espiritu ang lahat ng bagay. Kaya kapag kinakasiyan ka ng Espiritu Santo, di ba? Alam mo kung ano iniisip. Alam mo kung nararamdaman niya. Bakit? Kasi punong-puno ka ng buhay ng Espiritu ng Panginoon. Kaya pananampalataya mo na, gamitin na natin. Patibayin na natin. Yan ang advantage. Ngayon, yung take advantage. Ikaw yung maglilid. Ikaw yung masusunod. Di ba? Ginagamit mo sa kalayawan yung gusto mong mangyari. Sana ganito. Marami kang gusto. Ikaw ang nasusunod. Take advantage mo tawag doon. Anong gusto mo? Advantage ka? Kumbaga, yung mundo, napakalit na lang sa'yo dahil na kaya-kaya mo ng ano, kahit mamatay ka, kahit ano ka, wala kang kinatakutan. Wala kang, ano, wala kang tawag doon, wala kang pinagkakutangan. Diba? So, ikaw, malaya, masaya ka. Kaya yung kalayaan dito, gamitin ninyo ng maayos. So, dapat, hindi tayo nagmamanipula. Ibig sabihin, hindi tayo masusunod. Kaya minsan, kapag gano'n, leader siya, dapat masunod siya. Kaya ano ba sinasabi ni Lord sa'yo? Kung leader siya, takmali yung sa kanya, eh, tutuloy mo ba? O, pwede mong i-give up at susundin mo yung Espiritu Santo. Kasi alam mo na, nakita mo na na may mangyayari na hindi maganda. Minsan ganito po eh, di ba? Kahit leader po tayo, dami nating leader, dami nating namumuno. Pero kapag hindi na namumusap ang Espiritu Santo sa'yo, mag-isip ka. Pero kapag namumusap, huwag mong gawin yan. Huwag mo ituloy yan, marapapama ka. Tayo po ang kasangkapan. Minsan ganun. Kapag pinapakailaman natin yung hindi para sa atin, maano tayo eh. Diba? So, ibig sabihin tayo mismo, ito, ano bang gift ko? Diba? Hello, nakikita niyo po ba yung inyong gifts? Yung gifts po natin? Sinagbibigay, namumudmud ang ating Panginoon ng mga kaloob. Ibig sabihin, para sa iyo. Kaya gamitin mo yun. Pero kapag nagkakaaway-away tayo, sabihin ka naman, tatalo-talo tayo, alam mo na. Diba? Sabi nga doon, kapag maluwag ang pinto, sino magsasabi nun? Wala naman gano'n, masakit, diba? Pero ikaw na, nakakaalam, kapag kinausap ka ni Lord, sa bibig mo manggagaling. Sa bibig mo manggagaling na ikaw ay hindi ka rapat-dapat. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Magsasalita sa pamagitan mo. Kaya dapat, ang tinimbo natin, yung pananampalataya, pakita na natin. Sabi doon, sabi sa verse 1 pa lang, talaga, andito na po, eh, buod eh. Ano po? Sabi dyan, pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Ayan. Kaya, manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayo magpaalipin muli. So, naaalipin tayo eh. Diba? Yung pananampalataya natin, bigyan natin niya kay Jesus. Eh, Kristo lang. So, dapat, yung pananampalataya na ito, Lord, ikaw ang susundin ko, ikaw ang mangunguna sa akin. Ikaw ang mangyari sa Panginoon. So, yung naaalipin tayo, ano yun? Naaalipin tayo, kasi tatlo yung ugat ng kasalanan eh. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Alin ang malakas sa atin dyan? Ito ang nakakilala sa sarili mo. Ngayon, alisin mo natin yung, at linisin natin ang ating sarili. Kasi may pupus na may pupus eh. Kaya minsan, di ba, tatalo, bakit ba may mga ano, dito sa team na ito? Minsan, masakit eh. Pero dapat, tama yung mindset, tama yung pagkakilala sa Panginoon. Kaya minsan may nakausap ng worship team, galing ng ano, talagang kumakalansin yung gitara niya. So, hindi niya alam yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In one God. Because there are ano, three distinct personality. Magkakaiba sila ng gawain. Hindi niya alam. Nasanay siya, mula nung
nakatayo siya, itog siya. Kaya pala hindi mo mapil. Dapat maramdaman po natin at alam natin sa ating puso, sa ating buhay, yung sinasabi ng Espiritu Santo. Diba? So, mapipil ko, Lord. Bakit ganun? Kakaiba. Babaguhin po natin yun. Magkakaubusan tayo, sabi sa huling talata, diba sa 15. Magkakaubusan kayo pag nagtatalo-talo kayo. So, hindi tayo dapat nagtatalo-talo. Nagbibigay tayo ng bagong awin, bagong aral. Yun ang makikita sa atin. So, binabanggit ni Apostle Paul, ano po, na huwag na kayong magpahalipin muli. Huwag na tayo magpahalipin. Kung tayo ay, ano tayo dati, babalik na naman. Diba? Parang on and off. Walang, ano, walang simula. Puro, ay, walang natapos. Puro simula. Nangangapapalagi. So, dapat po, yung pananampalataya, yung pagkakilala natin kay Kristo, dapat mas lumalim pa. Dapat mahalin pa natin yung salita ng Diyos. Kapag nasaktan tayo, salamat tayo. Sino ba unang nasaktan? Unang nasaktan natin, meron tayong nasaktan na hindi natin nakikita. Wala lang Espiritu. Tapos yung mga tao, hindi natin alam. May nakupin pala ako. Diba? So huwag natin ipupush yung programa na meron tayo. Dapat maging sensitive tayo sa Kanya. Kung ano yung gagawin natin, pinapagawa niya, kung ano yung sinasabi niya. So bakit ito sinasabi ng Apostle Pablo? Dahil may mali nga sa kanilang paniniwala. So itong mga Judaizer na ito talagang pinupus nila na kailangan sa Panginoon. O kailangan kong sundin ito. Kailangan pa magpatuli. So hindi na. Dahil napalaya na tayo sa kautosan na yan. Si Kristo namatay na, nabuhay na nga. Diba? So yun na lang ang kwento mo. Napakasilong ng kwento, babaguhin mo ba? Kwento ni Jesus, huwag natin baguhin. Ano? Yung kwento niya. Kwento niya yun. Talagang matiba yun. Maliligtas tayo kapag lagi natin yung sinasampil. At siya ang pangalang Jesus para maligtas tayo. So yung buhay niyo, dapat huwag na kayo magpaalipin sa kasalanan. Ang pamumuhay Kristiyano ay likas na dumadalo dahil sa pag-ibig na bunga ng pananalig kay Kristo. Yan. So likas po yun. Yung nature ng love, dahil nananampalataya tayo sa Panginoon, dumadaloy po yun. Di ba kapag may kilala po ba kayo, ramdam niyo po, kailangan niyo siya. Kailangan mo siya sa panahon na ikaw ay mahina. Di ba? Yung taong ganun eh. Yung need mo, natutugunan niya. Kasi may gift siya. Lumalakas ka, di ba? Gumagaling ka, kasi kaloob niya yun eh. Kahit di siya magsalita, makasama mo lang, tapikin ka lang, lumalakas sa loob mo. So may mga katangian po, bawat isa. Ibig sabihin, kapag yung tao na yun, nananalitay sa kanya yung pag-ibig na dumadaloy, ibig sabihin po, may dahilan para ikaw ay lumakas. So gawain po yun, ginagawa po ni Lord Jude. Kaya nabigyan na po tayo, binigyan niya na tayo ng iba't ibang kaloob, di ba? Kaya gamitin na po natin para sa kapaginibangan ng lahat. So, dapat mapalaya tayo. So, kung alam natin yung katotohan, sabi dun sa 1:8:32, ano? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, kapag nabubuhay po tayo ng totoo, yan, may nakakulong din na nakausap ko. May mga kita din na yung totoo. Mamuhay ka ng matuwid dyan sa labilang sa pihita. Kung ikaw napagbintangan ka lang, nabigyan ka lang, nabutan ka, tapos hindi naman totoo, patunayan mo dyan. Dahil palalayain ka sa katotohanan na iyong pinapamuhay. Kasi sumusunod ka. So yung katotohanan na magpapalaya, dapat obedience mo ito eh.
pinaka ano po nito yung paano tayo sumunod. Yung applied truth na alam natin, na pinapamuhay natin. Palalayanin tayo. Sa kahirapan, di ba? Lailang tatapat ka, saan ka pa palalayain? Alipin ka ng kasalanan, tatapat ka sa Panginoon, hindi mo kaya. Isip lang pala, isip lang pala ang magpapalaya sa'yo na kung saan ay huwag mo nang gawin, huwag mo nang tikman, huwag ka nang mag-bisyo. Ano mo na, i-ano mo na, itanim mo na sa isip mo na hindi ko na ito gagawin. Di ba? So yun pala, dati kasi addict ako eh. Yung mahirap ako talaga sa sarili ko. Bakit meron na naman akong hawa? Saan galing to? Inamutan ka eh. Tinanggap mo eh. O, laklakin mo nga niya. Ititin mo. Eh yung katawan, eto, templo. Templo ng Banal na Espiritu. Eh mahina. Eh gagawitin mo ulit. Mahina eh. Hindi na gano'y isip. Kumbaga damdamin lang. Kaya madaya yung damdamin. Diba? Kapag pinairan po natin yung damdamin, papapahamak tayo. Pero kapag isip, ayoko na niyan, hindi ko na yung titikman, hindi ko na yung gagawin. Dahil bitawan ako sa Diyos, masisira yung templo niya sa buhay, sa itong sa pagkatao ko, napapariwara ko pa na siya. Hindi ko na yung gagawin. Tama yung sinasabi doon sa aklat ng Roma, Roma 12:1-2. Sabi sa Pablo, namamanig, alang-alang ako'y namamanig sa inyo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanig sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. And then yung pangalawa, okay, kapag gawin lang, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So sa isip lang pala. Kaya mula nang hinawakan ko yun, nakayanan ko eh. Bakit? Kasi bisalita ng Diyos eh. Isip lang pala para makalaya ako sa bisyo. Siguro kung nabibisyo pa ako noon, malamang sa panahon ni Pangulong Duterte, tumba na, di ba? Kaya mapalad po tayo, di ba? 1995 ako na tigil nun eh. 1995 po. Lalong taon na ngayon. Diba sa lapit sa Panginoon, may nag-pray. Pinag-pray pala, nabasa ko rin sa book of John, John 17, pinag-pray pala ako ni Jesus. Tapos pinag-pray pala ako ng nanay ko. Oh, ibig sabihin kapag pinag-pray pala sa atin, hindi natin malalaman kung darating yung time na gagamitin tayo eh. Diba? Hindi natin alam. Pero ang Lord, laging may bago siyang inihain. May bago siyang pinapagawa sa atin. So gawin lang natin yun. Yun ang susundin natin. Kasi kilala natin siya eh. Kilala natin siya, namumuhay tayo sa katotohanan. O, mangyayari yun. Makakalaya tayo. So, sino dito may mga utang pa? Utang, makakalaya ka sa utang. Eh, magbabayad tayo, ano po? Magbabayad tayo, para makalaya tayo. Diba? Magharap buhay tayo. Eh, Lord, mayroon akong utang, nakaligtahan ko. Diba? May utang ako. Pero sa katotohanan, binayaran tayo ni Jesus yung ating buhay. Yung mga utang na lang yan, ikaw na nagmamanage ng buhay mo, eh, gampanan mo. Responsibilidad mo yan. Diba? Yung mga may utang po dyan, magbayad po tayo. Ano po? Kawawa naman po yung ano, na utangan natin. Pero salamat sa Panginoon, may nagpa-utang. Diba? Salamat. Bakit? Eh, nakatanggap ka eh. Ganun lang po natin, ibalik natin. Para yung pagpapala ng Diyos dumaloy sa ating mga buhay. Gamitin yung ating kamay, mamuhay tayo ng tapat. Palalayain tayo. Kasi ginagawa natin yung salita ng Diyos. Nag-uubay tayo, sumusunod tayo, namumuhay tayo ng tapat. So mangyayari po yun. Mapapalaya tayo. Kaya nga may breakthrough, the word breakthrough kahapon. Breakthrough sa kasalanan. Spiritual, sa karamdaman, sa financial. Wow! Ito, kailangan mong i-breakthrough ang lamang bago. Yes! Lord, tanggap na namin. Diba? Eh, may timing. Sabi nga, Sister Rachel, bilog ang mundo. Ngayon, nasa ilalim ka, baka bukas,
gilid. Tapos, may ilalim ulit. Biglang angat o biglang nasa ibabaw. Di ba? I don't know. Yung buhay natin. Di ba? Kung may lang tayo ng tapat. Di ba mo? Kapag wala ka ngayon, minsan wala kang kaloob. Sabihin mo lang. Nagabit ko. Sabihin mo sa Panginoon. Lord, pero dahil mahal kita, bawi ako. Sabihin ko lang sa kanya. Lahat yan. Mamuhay ko lang ng tapat. Kaya ang misa sa friend ko kayo, yung FBO, hindi ko pwede, na-add ko na ito ng friend. Na-friend ko na siya, bakit friend na naman? Nililaw ko ba ako ng Facebook? O siya, marami siyang tinatago. Ano nga pag-isip ka? Ang daming account. Mayaman siguro siya. Marami siyang ano. Di ba? Ako, isa lang account ko. Hindi ko alam. Baka na-hack na nga. Iniisip ko eh. Dapat maging painful po tayo. The word painful, napakalaking bagay po niya. Kasi haharap po tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Kanya. Yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Ikaw, painful servant. Makigala ka sa akin kagalakan, di ba? Sabi ng Panginoon. So mamuhay na, mamuhay sa katotohanan. Kaya dito po sa 13, 14, 15, ayan, binagin po dito, ano? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ng mga nagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo, magtulungan. 14, sapatkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. For the last verse, ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-aaway na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. So tayo po ay tinawag ng Panginoon. Kumbaga, nandito na po tayo sa paglilingkod, di ba? So gamitin na natin. Maging malaya tayo. Kaya man tao eh, merong free will. Pwede kang kumain, pwede hindi. Pwede kang sumunod, pwede hindi. Di ba? So anong paano natin ito sinasabuhay, yung kalayaan na ito? Meron nakakulong. Hindi na niya nagamit yung kalayaan niya. Tayo, buhay pa, marami pang nagagawa, nasa labas. Paano yun? Nagagamit ba natin ng tama yung ating kalayaan? Malaya tayo, mag-isip. So yung kalayaan na yan, binigay sa atin ng Panginoon. So gamitin natin sa kapakinabangan ng marami. So yung pag-ibig ng Diyos, mananalay tayo sa ating mga buhay. Kung ikaw, sakto, di ba, titignan ngayon sarili mo, sarili ko, hindi ko nagagamit yung aking ng kaloob ni Lord. Iba pala yung pinupush ko. Kaya nga sa mga kaloob, may tatlong ano yun, yung pagsasaka, yung ano, yung negosyante. Yung negosyante, pumunta po siya sa ibang lugar. So may tatlo siyang tao. Yung magsasaka, yung hardinero, yung panadero, at yung kasang bahay, yung taong bahay. So yung magsasaka, yung ang hardinero, binigyan niya ng gamit. Binigyan niya ng gamit. Yung panadero, binigyan niya rin ng mga sangkap, maraming luluto eh. Mga magagandang ano, pag nag-present, maganda ang magiging bouquet, mga gano'n. So gano'n din, yung nasa bahay, mga tulog. So binigyan niya rin ng mga equipment, tapos yung butang, duster, magandang pangalan ng balahin, talikapo. So lahat sila binigyan na ayon sa kanilang kaya, ayon sa kanilang kaloob. So dumating yung time, yung isa, yung
tawag dito, yung sa bahay, naglinis na, nakandap niya, wow, naganda. Meron ako walis, nakaiba yung walis ko. Yung lahat na gawa niya na mabuti, na maayos yung kanyang talong. So, ginamit niya. Kasi alam niya sa kanyang, ano, masaya siya, di ba? So, ginamit niya yung maayos. And then yung itong, ano, itong maghahalaman, so, na-ano niya yung gift niya, hindi niya, hindi na-mention sa kanya na meron pala siyang gano'n na nasabi. Hindi niya na gamit. Hindi niya na nabukasan, leg na. Pero meron yung ano tawag dito, yung panadero, walang nagsabi sa kanya. Walang nagsabi na may regalo siya. So hindi niya nagamit. So tayo po, ano yung kaloob ng Diyos sa atin? Ano yung binigay niya para gamitin natin? Di ba? Binigyan mo ba? Ginamit mo kagad? O yung kaloob na yan, ng tabay, di mo pa alam? May kaloob ka pala? O late na? So gagamitin po natin yung ating, yung binigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, lahat po ng binigyan ng Panginoon ng kaloob, sabi doon, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng marami. So kapag marami pong magsabi, na-appreciate po nila, eh talagang ikaw yun. Ikaw yung may katangian. So kung ano po dito, mapapalag po tayo, magkakaroon tayo, magtutulungan tayo, di ba? Magagamit natin yung ating kaloob na binigay ng Panginoon sa atin. So, magiging masaya ang lahat. So, kaya ngayon programa, maraming ano, huwag na natin yung ano yun po, ipupush. Pero yung programa po ng Panginoon, kaya nga dito eh, tatayo ka, gagamitin ka ng Panginoon, minsan, may sasabihin ng Lord para i-magnitin mo. Ibig sabihin, mention mo na yun. Na-feel mo eh. Naramdaman mo eh. Na-feel mo eh. Kaya bakit isa, kapag ginagamit ng Panginoon, eh, gamitin natin ang buo yung ating buhay. Kaya yung pananampalataya natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon, so tiyakin na natin. Di ba tayo humantong sa isang pangyayari na merong tsunami, merong lindol, merong hindi pa tayo mantog, may gera pa, tayo kawala, di ba? Pero yung pananampalataya pa rin magdidilim din na sa atin. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, yun pa rin. Kaya mo bang i-give up? Di ba? Ang dami na pong nangyayari, ang dami ng ano, sa panahon natin ngayon. Kung ating lilimiin yung sarili natin, di ba? Teka, ano na yata? Parang yung iba nagsasabi, ano na? End of the world na. So yung pagdating po ang Panginoon, dapat makakilala po ang lahat. Dapat ipakilala natin si Jesus eh. Di ba? Sabi yun, malaki ba ang Mendoza? Mendoza Street? So meron pang De La Cruz Street. Di ba? So dito po, magsisimula. Dito magsisimula. Kaya tayo po ang simula. Yung pananampalataya natin, makikita si Kristo sa ating buhay. Dapat nangunguna ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. So kung Espiritu ng Diyos, pinapangunahan po tayo, lamang na po tayo. Bakit ang mundo, iwan natin. Di ba? Yung mundo, eto, iwan natin ito. Meron talaga tayong palagihan. Yung ginagawa natin dito, ito ay temporal lamang. Temporal. Pero may tiyak tayo na tahanan. Yun ang pinipreper ni Lord. So ngayon po, ito na po tayo. Diba? Gumaganap tayo. Iba-iba mga
tungkulin natin. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil meron siyang gusto mangyari sa atin. Kaya nga sa worship team, tiyakin natin ang bawat isa ay ligtas. Merong personal na devotion. Yung four basic lifestyle, okay na yun. Tapos, lagi po nating pakakatandaan na lahat ng ginagawa natin nag-uugat sa pag-ibig. So, ang magdidetermina sa buhay natin kung bagayong pag-ibig, magmamahalan. Ayon ang Lord na nagkakatampuhan, ayon niya yan. Dapat ma-address. Ma-address po yung mga ganyang sigalot. Kaya hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Bakit? Kasi sumusunod tayo. Di ba? Kapag sumusunod tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin, tayo nakakaalam na eh. Kahit minsan, masakit na pakinggan, nasaktan na tayo, na duduhagin na yung pagkatao natin, pero natututo tayo. Tinatanggap natin yung kamalian. Kapag hindi tayo marunong tumanggap, katulad tayo ni Cain. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Yung responsibilidad sa kapatid mo, inaalis mo. Ganyan si Cain. May minimum guilt, maximum hatred, pinatay niya ang kapatid niya. So dapat hindi po tayo katulad ni Cain. Kaya makikita sa itsura ni Cain, bakit ganyan itsura mo? Galit ka. Kung tama yung ginawa mo, magsaya ka. Di ba? So dapat yung kasiyahan mo ng Diyos, maabot natin. Yung favor ni Lord, yun ang hanapin natin. Gusto ba ni Lord ito? Kapag hindi niya gusto, huwag na natin i-push. Huwag na tayong mag-alam. Huwag na natin ituloy. Kasi maraming papahamak eh. Maraming masasaktan. At maraming mapapariwara. Dapat marunong tayo sumunod. Sino ba susundin natin? Number one, ang ating Panginoon. Pero kasama po natin ang Espiritu Santo. Espiritu Santos, siya ang ating kasama. Ngayon, ano po? Ramdamin natin, mingi tayo ng tawad. Dapat masunod siya. And then, sundin po natin mga lady. Kaya mga pastor, sabi ko, mga pastor, appreciation yung pala. Matindi pala ang ano na, sarap pala magpastor. Diba? Pag may maraming sumusunod. Sarap pala, sabi ko naman, ako, sarap pa, parang nag-imagine na ako, ano? Wow, kung nakikita mo ang mga ano mga obedient ano follower. 'Di ba? Yung mga leader, mga mahusay ano, gumanap. Oh. Ganda pala ng agenda pala ng aura. Ganda ng ano? Ang ganda ng ano tawag scene, ang ganda ng scene. Mga kikita mo. Mga ano yung tawag parang ano yun? Parang bubulaklak na anak. Kumbaga parang ang gagaang ng piling. Parang nag-born namin. Parang nag-born namin. Ang gagaang ng piling, no? Di ba? Oo. Oh. Eh, di ba ang ano niyo po yan? I don't know kung anong gagawin ni Lord sa iyo. Sa kung saan kanya gagamitin. Hindi ko alam. Basta pag sumusunod lang tayo, gagaan at gagaan. Kasi ang ano po talaga, pagsunod, obedience, di ba? Yan ang dapat namin na mangyari. Kaya kay Saul, ganun din, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka muna. Yung handog, ano na yung common na yan? Kapag na, ano ka, sabihin, may successor ka, nagtagumpay ka, common na yung, ano yun, common na yung handog. Yung pagsunod ang dapat mong mangyari, ang gawin mo. Di ba? So, naano po ba tayo? Naano po tayo sa yung salita ng Diyos? Kasi minsan, ang salita ng Diyos, simple lang naman po eh. Simple lang talaga salita. Pag nabasa mo, limilimiin mo sa isip mo, di ba?
Yung katulitita, nagsasalita po tayo ngayon sa kalagitnaan. May narinig ka na hindi maganda. Pag-uwi mo sa bahay, check mo. Tama ba yun? Mali. Naninira yata. Diba? Pasalamat tayo pag tinatamaan tayo. Pasalamat tayo, tinatamaan tayo dahil nararamdaman pa natin yung sugat. Dahil kapag yung sugat na yan, dati may sugat ako, bako hanggang na eh, sa paa eh. Nagbiyo na, langit na nga eh. Nagko matuyo na, tuyo-tuyo na. Gagaling na, sabi ko. Eh, kumain ako champurado. May kainan kasi dun sa karwatan. Kain ako champurado, pagkain ko, biglang, tinagat ng, at tinuka ng manok, sugat, dugo. Manong ka, manok, manok. Tapos yung pala, gagawin pala ng nurse, yung sugat ko, pinuhusan ng isang buong ano, ang vaccinada. Bumubula. Sabi ko, sayang niya ako mag-vaccinada. Tapos yung bulak talaga, isang buong bulak, tinastas. Ang nangyari, natuyo. Sakit eh. Diba tingnan mo, isang linggo lang, magaling na. Diba? So kapag may sugat tayo, gagaling tayo, tanggapin lang natin. Take it for granted. Tanggapin natin yun sa maluwag sa puso. Diba? Dahil himayin natin. Bawat sinasabi, sabi doon, natunan ko doon, himayin mo kung ano yung narinig mo. Uwi ka sa bahay, pulutin mo yung kinik, tapon mo. Yung laman, kunin mo. Himayin mo. So ganun pala yung salita ng Diyos. May mga salita ng Diyos, minsan nakala natin, tayong tinutumbok, pero talagang tinutumbok tayo. Dahil salita niya yun. Kaya natutuwa ko dati, sabi, kapag sinabi kong ayaw mo na, huwag mo nang hahawakan, huwag mo nang gagawin, huwag mo nang titikman. Yun, mukal din sa isip ko yung ano, isip lang pala. Kaya makakalaya tayo, kapag yung isip natin, marunong sumunod. Marunong mag-ubay. So, sino ang mapaparangan na? Hindi siya. Diba? So darating yung time, gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya maganda po yung laging, ano eh, laging nag-open. Open yung mind mo, kunin mo yung tama, tapon mo yung mali, di ba? So may ganun. Ano lang po natin? Kaya nga si Pablo sa Apostle Paul. So kung ganito, tinawag kayo ng Panginoon, mamuhay lang kayo ng nararapat sa Kanya. Pakita niyo niya na ikaw ay sumasampalataya, tumitilala sa Panginoon na handang sumunod. So yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kakamurito, binanggit niya niyo. Sabi niyo, Roma ba? Diba? Ramdam niyo ba si Kristo? Nararamdaman niyo ba si Kristo sa inyong puso, sa inyong buhay? Kung nararamdaman niyo, di siya ang mauna. Hindi yung pupus natin yung ating sarili. So yun ang dapat nang ma-ano po natin. Sama ma-mention mo natin yan, ma-practice natin, matutunan natin na tayo ay handang sumunod. Yung programa na ino-open sa atin, ilimiin natin yun. Ano, dapat marunong tayo manimbang. Ito ba pinapagawa ni Lord? Pag hindi yan, sabi niya, pag hindi yan ang pinapagawa ng Panginoon, huwag natin gagawin. Di ba? Yung programa po na ayaw tao doon, yung ano natin, yung mga plano, di ba? May mga auxiliary po tayo. Yan po pinapagawa ni Lord. Lord, ito po ba ang pinapagawa mo? Di ba? Baka mali ako. Mali yung tema ko, mali yung sinasabi ko, mali yung ano ko, yung gusto mong Panginoon. Bagamat mahirap para dadaanan ko yan, pero dahil gusto mo yan, gagawin ko, Panginoon. Di ba? Dadaan po yung magaan. Hindi tayo mag-burden. Hindi tayo hindi tayo hirap. Kasi magaan sa loob mo na alam mo na ito ay pinapagawa ng Panginoon. Panginoon, sinabi mo pala, magtitiis ako, di ba? Magtsatsaga ako ito, one year lang, Lord. Di ba? Darating yung time, alam ko, blessing na ang kasunod. Kung alam mo ganyan, ang nakikita mo sa buhay mo, but, Lord, 3 months lang pala ang pinapagawa mo sa akin, na sumunod ako, makinig ako, mag-ubay ako, magaan pala yung ano yung daraanan ko. So, naano po ba natin yun? Ngayon, napakahirap po mag-devote, di ba? Pagbasa ka ng salita ng Diyos, bubuklatin mo isang talata, papamuhay mo.
Diba, medyo mahirap. Kasi hindi sa pangmagay. I don't know kung sa gabi kayo, sa umagay, sa panghali kayo, nagbabasa. Dahil gusto niya makilala pa si Lord sa buhay niyo. Sa buhay natin. So kung gano'n ang aspeto ng buhay natin, kinikilala pa natin siya, tinahanap natin siya, o masusumpungan natin siya. Darating yung time, dahil puno-puno ka na, gagamitin na niya. Ayan. Kasi may programa siya, nakalahat. Lagi mo sinasambuni sa kanya. So si Jesus Christ lang po ang example. Kaya nga, bidang-bida, sabi ko, ito pinapangaral ko, dapat ito yung sundin nyo. Bakit tuyutulik sa ako ngayon? Sabi na po sa Paul, bakit ginagmanan nila ako? Dahil tama yung aking itinuturo. Si Jesus Cristo namatay, nabuhay na magulit. Para ipangaral. So yun ang laging kinupos niya po si Pablo. Kaya yung diin niya sa mga salita ng Diyos, matibay. Kasi kilala niya yung tumawag sa kanya. Diba? Kilala niya Apostol Pablo. Kaya salamat tayo, mga hintil, umabot sa atin yung kaligtasan, yung salita ng Diyos. So hindi dapat tayo magsawa. Hindi, hanapin pa natin. Hanapin pa natin, basahin pa natin, buhok dyan. Dyan ang pakilala si Jesus. Ulit-ulitin natin basahin hanggang makilala natin siya ng personal sa ating buhay. Tapos manalangin tayo. Pagkakaroon ng Diyos yun. So wisdom, no? May 4 ticks, 3 ticks pa yata yung naintindihan ko. Yung pangungusap ng Diyos. Tatlong bagay. Ano yun? Sino nakatanda? 3 things or 3 kinds of how to ano, yung pakikinig. Salita ng Diyos. Ano sabi ron? Yung tatlong bagay. 3 stages of hearing God's word. Diba? Number 1, knowledge. Knowledge. Kung mayroon tayong knowledge, ayan, mayroon tayong information. Na-inform tayo. Oh, ito pala sinasabi, di ba? Sinasabi yung salita ng Diyos. So, understanding and then comprehension. May comprehension. May paano ka? Kung naintindihan mo, may papaliwanag ka. Makapag, ano ka pa? Mga nagdi-debate, di ba? Nagdi-debate. O, may pagsagot ka. And then wisdom. Ito yung application. Di ba? May apply mo. Wisdom, bababa, naintindihan mo yung salita ng Diyos, o may papamuhay mo. So, ibig sabihin, yung pangungusap ng Diyos, tayo ay kinakasangkapan. Kapag naintindihan natin yung salita ng Diyos sa ating buhay, gagamitin tayo ng Diyos. Kaya yung awit, ganyan po natin yung ramdamin natin. Sa awit pa lang, naramdaman mo na yung salita ng Diyos. Eh. Diba? Napipili po yan. Mawit po tayo. Last song, yung last song natin. Sige po, hinanya ko po yung lahat na tumayo. Ano? Awitin po natin ano yung last song na ito. Ngayon, isipin po natin, may pinapagawa ng Diyos sa atin. Maring ikaw, ano ka eh? Yung pagsunod na gusto mong gawin, hindi mo magawa dahil may pinupos na sa sarili mo. Yung programa na gusto mo, yung programa dapat ng Lord ang hanapin natin. Dapat ipil natin yung gusto niya. May sinasabi siya eh. May tinuturo siya sa atin. Dapat makilala pa natin siya ng lubusan. Kasi gusto niya mapalapit talaga yung loob natin sa kanya. Diba? Gagamitin niya family mo, husband mo, wife mo, maging yung mga anak, yung relatives mo. Gagamitin ng Lord para ikaw ay maging tagapagamit sa kanya. So, hindi nagpupulang ang Lord. Nagpapatuloy siya, tapat siya sa atin.
Sinasabi natin yung pag-ibig ng Diyos. Maring, ramdam mo na eh. Napipil mo na yung pag-ibig ng Panginoon. So, sariwain mo ngayon yung kaligtasan na tinagdam mo sa Panginoon. Maring, meron talagang babaguhin na gusto ni Lord na ikaw ay maging nadamin-damin sa Kanya, instrumento niya, para mapapurihan siya. Gawin po natin yun. So, yung awit po nito, gawin mo sa prayer, Lord. Kapag inaawit po, lapit mo na. Ngayon sa lili sa Panginoon. Magiging close tayo sa Panginoon. Thank you.
tunay Panginoon ng iyong pag-ibig ay manariwa, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Kung paano nakilala ka namin, manariwa, Panginoon, yung pagkilala namin sa iyo, O Diyos. Kung si Haring David, Panginoon, ay nagnanais na bagong puso, bagong isip, Panginoon. Lord, likhain naman kay Panginoon ng bagong puso para mamaya mag-umapo pa, Panginoon, sa pagsunod sa iyo. Gamitin niyo po, Panginoon. We pray, Lord, ang ano man ang iyong nakikita na hindi nakalulugin, Panginoon. Lord, ito po kami, Panginoon, na aming sarili. Binawaksin po namin, Panginoon, ang karumihan. Ang hindi nakalulugin sa iyong paningin, O Diyos. Kaya dinadalangin po namin, Panginoon, na masawatan na namin, Panginoon, ang kasalanan, ang hindi nakalulugin, Panginoon, sa iyong paanan, O Diyos, sa iyong paningin. Nawa, O Diyos, dinadalangin po namin na maitaas namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa umaga po ito. At dito po ang iyong mga anak, Panginoon, na handang sumunod sa iyong kalooban. Handang ibigay, Panginoon, ang lahat, Panginoon, sa amin pong mga buhay upang ikaw ay mapangalan. Dalangin po, O Diyos, na gamitin niyo po ang bawat isa ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin po namin na mahalin namin ang aming kapwa. Ibigin namin sila, Panginoon, sapagkat ito ang iyong ipinag-uutos sa amin. Mangyari po sa aming mga buhay, ang lahat ng kalooban mo, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umaga po ito, O Diyos, sa pag-uwi po namin, kami, Panginoon, ay may tinataglay na pagkilos ng Banal na Espiritu. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa iyo, karangalan at katakilaan, kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon, ay iyo pong tanggapin sa umaga po ito. Pinupuri ka namin. Gabi na yun. Ayan. Kaya po, yung mga turo po kahapon, napakahaba at napakadami po na matututunan. Pwede po natin yung mapanood live. Ayan, kung gusto nyo rin pong ma-bless sa mga napakinggan din po namin doon sa pinuntahan namin. Sa akin po, ang tumatak po talaga sa akin kahapon doon sa pinuntahan po namin ay yung pagkakaroon ng isang leader, ayan, yung mga leader po sa isang church, na tayo po, ang pinaka-leader po natin, si Pastora, si Pastor. Yung mga pastor po natin, ang leader natin. Kaya tayo po bilang inilagay sa posisyon, kapag po tayo ay binigyan ng pastor, ng mga pastor natin ng posisyon, hindi po tayo leader. Dahil ang leader ay yung naglagay po sa atin sa posisyon na yon. Kaya ang leader po natin, ang dapat po natin sinusunod, ay yung leader natin na mga pastor. Hindi po tayo pwedeng mag-decide
sa sarili natin, kailangan naka kung ano yung sinabi ng mga pastora natin, ng mga pastor, yun po yung susundin natin. Hindi po tayo pwede mag-decide ng sarili lang po natin dahil nilagay tayo sa posisyon na yun. Kaya ang point lang po doon ay yung follow. Kailangan lang po natin sumunod. At meron din po doon na tayo po, nasanay po tayo, di ba? Kapag umaten po tayo ng church, gusto natin, maririnig lang natin yung masarap sa tenga. Ayan, gusto natin yung hindi tayo nasasaktan. May kinwento po kasi doon kahapon. Meron daw po siyang halos 400 members. Ayan, 400 daw yung member niya. Bakit daw naging 400? Kasi magaganda yung words na ginagamit niya kapag nagtuturo siya. Nakaka-inspire, kaya bumabalik at bumabalik sila. Pero, nagkaroon po ng time na binago niya yung way niya ng magtuturo. Ang ginawa niya, yun talagang, tawag dito, yung totoo, yung masasaktan ka, yung mapifeel mo talaga yung turo na nasa Bible. Alam niyo po, nung gano'n na po yung turo niya, yung nakakasakit na, yung talagang mararanasan mo, mararamdaman mo. Kapag Sunday po, kada tuwing Sunday na magtuturo siya, yung 400, naging 70 na lang. Bakit? Kasi, yung mga sinasabing Kristiyano daw sila, mas gusto nilang maririnig yung masarap lang sa tenga nila. Hindi sila ready na makatanggap ng masakit na salita. Kasi tayo bilang Kristiyano, dapat alam natin at ready tayo na masaktan sa salita. Kasi kapag tayo tinamaan, ibig sabihin, meron tayong, meron pang puwang sa puso natin na may kasalanan tayo, may kailangan pang mabuo sa sarili natin. Pero yung ibang Kristiyano, kapag may narinig po na parang tinamaan sila, parang pinatatamaan, hindi po sila pinapatamaan, pero talagang para sa kanila po yun. Kaya kung tayo man po, kung makakarinig man po tayo ng parang pinatamaan tayo, bumalik at bumalik tayo kasi yun po yung mga message na yun, makakatulong po sa atin yun. Makakatulong po yung mga message na tinatamaan tayo kasi ibig sabihin, may nararamdaman pa tayo, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya yun po, patuloy po tayong sumunod sa Panginoon. Huwag po tayong magsasawang umaten. Huwag po tayong magsasawang makinig na salita ng Diyos. Masakit man yan. Masakit man yan sa puso. Pero yun po ang kailangan natin para matuto tayo na sumunod sa Panginoon. Yan lang po. Live streaming, libre pa. So ano, isa lang po na tumatak sa akin na sa isang church po is temper niya po sa isang kalesa na yung kalesa po isa may ganda-ganda tapos yung kabayo naman na nagmamaniobra ng payatok na hindi ko makain. So, parang ganun po yung church minsan. Yung mga pastor po, hindi natin papakain ng tamang nutrition, yung tamang kailangan nila para lumusog, para lumakas. Kasi unang-una, kahit, sabi po nun, kahit napakaganda po talaga ng kalesa nyo. At maganda yung church, maganda yung lahat. Magaganda mga bagong mga instrumento natin, magaganda lang mga facilitate natin. Kung ang mga magagawa po natin ay nanghihina talaga sa lahat ng aspeto ng buhay nila, wala rin maibibigay, wala rin maiya ang pagsamahin. So yun, tulad nga po nung napag-aralan natin last Sunday, diba sinabi po ni Pablo, no, kayo binibigyan natin ng spiritual na pagkain, marapat lamang po na tulungan po natin yung mga manggagawa po natin na yung kapag nakita natin yung
yung mga magagawa po kasi natin ng ano, yun ang sila nagsisilbing mukha ng church natin. Kung ang mga pastor natin ay mukhang lulugo-lugo, mga pastor natin mukhang namamayan, di kumakain, walang nutrition, walang vitamins. Nabibigyan nyo ba ng vitamins yun? Mga pastor natin, baka hindi na nakakain yung mga na yan, mga tiki-tiki, baka pulo po natin sa tiyan. Dapat kinukumusta po natin, mamaya din natin alam pag nagkakasakit na pala. Kasi dati ang panahon sa akin ni Pastor Wilson, manghihina rin yan, magkakasakit din yan. Ibang mga pastor, may pang RSSS yan, may St. Peter, may insurance. Pero ayun, yung dapat ano yun natin kasi kung paano natin pinapahalagaan yung mga pastor natin, ganun din tayo pagpapalain ng ating Panginoon. So ayun po yung isa sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo. Sabi nga rin, ano, talagang minsan nga, sabihin nga kahit na yung pabaligtad na naman na ang kabayo, ang kalesa, yun po ay sa pamamagitan natin, palulusog natin yung mga kabayo, pag tayong mga kalesa, eh, gumagalaw lahat. At saka yung tumanin po sa isip ko, yung sabi nga, kumain siya ng isda na nung siya matinig, pagka raw po kumain tayo ng isda, tayo natin, huwag tayong tumigil, himayin natin, alisin natin yung tinig, kainin natin yung laman. Para po sa akin ng kahulugan, kung tayo man ay nakakarinig ng halimbawa, may magkaliwanag, tapos tinamaan tayo, pasalamat daw po tayo. Kasi doon tayo matututo, doon lalawak ang ating mga kaalaman, ang ating pananampalataya. Kaya sabi nga, huwag yung puro maganda lang ang ating pakitinggan. At saka, totoo po na, bitin pa nga po ako. Talaga po napakasarap umatin sa mga ganoong mga pagkakataon. Na kung wala kang alam, mahina pa yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, doon pa po lalakas. Dahil marami kang maririnig na talagang dapat na gagawin natin. Kaya, ano ko rin po sa inyo na kung may mga ganong pagkakataon, huwag tayong inayang konting gastos na naman, pero napakalaki ng ating makukuhang yung kaalaman para kasi nga sa ating pagka-Kristiyano, kailangan talaga maging malago tayo, hindi yung umatin lang tayo dito paglabas wala na. Kailangan ipamumuhay natin. Kaya kung mayroon magpuling ganong pagkakataon, huwag po tayong manghinayang sumama po tayo. Yan, ako po may natutunan, tatlo. Sa mga churches na po, meron tayong makikita mga pastor na parang hinugod sa dilim. Parang pag doon natin ko yung pastor na ito, mas mukhang matalino pa ako dito. Yung mga ganyan na po mga churches, mas matalino pa ako dito. Pero yung pastor ko kasi sila yung pinili. Kahit na mukhang dugyot, mukhang mas matalino yung mga kasi sila yung pinili. So sila po, parang si Moses po, di ba sabi ng Panginoon, tatamin niyo yung kaaway, itaas mo yung ano mo, yung tungkod mo. Habang tinataas ni Moses yung kumbod niya, kaya nalabas sila sa labanan. Pero pag binababa niya gano'n, kawag nga nalabit eh, tatalo. Kaya tinukuran ng mga assistant niya. Pero kung nangyari pagod si Moses, pinalitan niyo, matatalo sila kasi hindi anointed yung hawak. Ganun po yung pastor, kahit dugyot niya, binili niya ng Diyos, kahit mga mas matagal na matagal siya. Siya yung mga pagkakit ng tungkol, siya yung anointed na hawak nun sa church. So kaya na para yung pagka yung pastor, na-meet natin siya,
kahit na mukha siyang hindi matalino sa tingin natin, okay yung mga sabla, yung mga turo niya, minsan, parang nakantong, siya talaga yung pinigil, wala ka namang gagawa. So yun kaya yun, yung para pag sinunod mo siya, kahit mas matalino tayo sa kanya, yung blessing kasi nung mas lumata-transfer sa'yo, yung ano yung timba, yung pagkabana, yung negosyo mo, lalago dahil yung matatransfer sa'yo yung pagkabana, kaya sa'yo sinunod ka, kahit na mukhang bobo yung pasto sa tingin natin. Kasi yung anointing, kapag pinag-usapan din yung anointing, hindi yung talino. So yun po, kasi meron pa ako yung na, isang natutunan ko, yung kanang mga pastors na mga leaders na pinapadala natin sa mga training. Kasi pag hindi natin pinadalaan, yung kwento nito, puro ulit-ulit. May antipin tayo kasi na walang training. So maraming magaling na pastor po ngayon. As same, same verse na iba yung paghari nila, nakakaano, mahapit yung buhay mo, yung sisipag ka sa negosyo mo kasi nga, ano, well-trained mga pastor sa mga bagong turo. Diba? May mga pastor na nakakantong talaga. Kasi bakit? Walang ang training, lahat yung problema. Kaya nga kami, nag-training talaga kami. Kahit na minsan, hindi nyo kami padala ng pera, basta kami nandiyan kami sa training. Parang may badala kami bagong putahe dito. Tapos mga itong natutunan ko, yung mga member, yung mga tao na pumunta sa church, na galing church, ang tao pala sa amin doon mga sa pastoral is kidnapping. Nalala ko si Mambay, sabi ko, family ni Mambay, kinidnap kaya namin sila. So pag galing ka doon sa church, tapos may death, may sarili ka church, may pagka sa isang church, o dito sa CCTV, dito ka na umakin, ang tawag na po doon kidnapping. Kinidnap kayo, pastoran nyo na, ang mga pastoran. Kung hindi kayo nagpahalang makayos, so dapat daw, ang tamang proper, mag-uusap lang ang lahat ng pastor, na pag si Pastor Wilson daw, pag kami ng gano'ng case, matawag niya, saan ng church ka? Saan mo po, ganito, ganyan, ganyan, church? Anong kaso mo? Anong naging problema? Tapos, sige, dito ka muna, ganyan ka na namin. Tapos, ibinabalik daw muna niya sa church, mag-day. Oo, ganyan. Pero kung talagang, doon ka na sa church na yun, doon ka naman mapapaalaga, so dapat mag-uusap ang pastor natin doon, at si pastor ng mga bakit ng pastor nandito para yung paglipat maging maayos. So alagaan nyo yun yung baby namin, ayun, lalapan, ganun. So ganun din, kung taga dito, lilipat kayo doon sa kapilang, ganun yung proseso. Kung hindi ba sa pasang bubulaga ka na lang doon, hello, babay, si TTP Bukaway, dito na ako sa Aircon. So hindi ganun yung bubulaga. Oo. Kasi ano daw, palito yung practice natin. Kasi yung practice natin, natin magbibago. Sabi ko pa sa Luis, magbibago. Ay, taga saan ka? Tagitin ko sa church na ganito, pero hindi na pang umatid, matagal. Hindi na po ako. Ah, sige na talent mo. Kumakan ako, senior ka. Ganyan. Kaya walang ano, pagdating nagkakagulo-gulo, bakit? Kasi nga may problema siya doon sa church. Ang pinagalingan niya. Nalipat lang sa'yo. So, yung ganyan ang nangyayari. Kaya, nung sabi nga ni Pastor Wilson, di ba, sa Acts, nagsiserve ng pagkain, no? Anointed, filled ng Holy Spirit, nagbibigyan na ng pagkain, trabaho na ng milik nila Lisa. Kailangan mapuspos ka naman ng Espiritu, napakadali. Kasi may case na nagkagulo eh. Sabi, Apostle Pedro, yung pong pinadala niyo sa amin, ano, na nagkagayang sa amin mga bago, hindi kami binibigyan, yung ayuda, yung hindi pantay-pantay ang bigay nila, yung iba hindi nabibigyan, yung iba konti, yung iba marami, yung pinipili. Sabi na po si Pedro, sige, ang gawin nyo dyan, ang gawin nyo sa department nyo, ito matawag. Yung driver mo, matawag. So yung sabi ang gawin nyo dyan, dahil hindi pantay-pantay yung pagbibigyan ng ayuda, sabi, pumili kayo ng pinong tao na puspos ng Banal Espiritu. Yung so, sabi, pumili kayo ng pitong tao, puspos na yan. So yun, sabi, pumili kayo ng puspos ng Banal Espiritu, pito, magbibigyan na ng pagkain, sabi mo. Kaya hinawakan mo, di basta-basta yan. Eh tayo mali eh. Hindi puspos ng Banal Espiritu, pinatatayo natin dito. Oo, di ba? Kaya tuloy yun.
napapanag yung pastor sa problema kasi na may karga. So ganun, ganun katindi bro. Pag ganun, kailangan ka nag-devotion ka bro. Pag hindi, makamundema kami, tayo. O ako, matayo ako dito, matayo nagbabasa ng Biblia, magiging problema niyo po ako isang araw. So kaya ganun natindi. Tama, nagsiserve lang, ayun, dali-dali na, di ba? Daming miday ko, di ba? Daming ginagawa nila. Pero sa Acts, kailangan puspos ng banal na Espiritu. Ibig sabihin na ba? Ibig sabihin, babad dito, oh, salita ng Diyos. Kasi nang di babad ng Espiritu, ng banal na Espiritu, mahirap ang trabaho na gano'n. Pag sobrang inis yun, magmumula yun. Kasi nga, di puspos ng banal na Espiritu. Tama ba? Kasi mabilis mag-aalit yun eh. Kasi lahat ng mga puspos ng banal na Espiritu, mahaba po ang pasensyo na. Malibigin sa akin ako, sorry po. So yun ang kayo natutunan ko, yung mga ano po, sila mang maker, so kausapin natin yan. Dito talaga sila magtutulog sa magsiserve sa Panginoon, so kausapin natin. Kung hindi, ibabalik din natin sa kanilang tatay. Basta so, alam niyo yun, di ba? So yun po, kailangan itingin pa natin yung baby mang maker. Yun yung deep discovery. Sabi po ah. Ako po, natutunan ko po yung mag-drive ng mabilis. Para makakabit sa oras na sinabi. Yun po, sa akin po yung dito po sa loob ng church, dalawang klase ng tao lang po dapat tunahan dito. Isang pastor at isang taga-sunod. Kahit ikaw tapos ka ng engineer, teacher ka, businessman ka, kailangan sumunod ka kung hindi ka pastor, sumunod ka sa pastor. Hindi mo kailangan pag malaki na, tapos ako nang patapos susunod dyan sa pastor na yan. Kasi po ang pagsunod po natin sa pastor, nagkakahulugan na tayo sumusunod sa Panginoon. At isa pong susi ang ating pastor para sa ating tagumpay sa ating mga buhay. At hindi po natin kailangan kalabanin yung mga pastor. Kasi kung habang natin kinakalaban yung mga pastor, may naghihintay po sa atin na ano, hindi magandang mangyayari. Kaya huwag natin hintayin at kaparusahan pang isa Panginoon. At huwag natin hayaan yung ating mga pastor na, yun nga sabi ni pastor, kundi dito, dito na atalbo. Saka mga payat na bayan, kailangan mahalin natin ang ating mga pastor. Ganun po. Yun po. Maraming salamat po. Gaya po ang sabi po nila na may dalawa lang daw po na tao po dito sa church na ibig sabihin isang follower at isang leader po. Bali, minsan po, di ba, naisip po natin paano po pag pumalpak yung pastor na sinusunod po natin. Minsan po kasi talaga, di ba, minsan alam natin na hindi inline yung sinasabi nila. Kumbaga, pero sabi po ni Lord na sundin lang po natin yung pastor natin. Dahil kapag po sila nagkamali or masama po yung pinagawa nila sa atin, sila po yung mananagot ni Lord, hindi po tayo. Kaya, ayun lang po yung dapat talaga natin doon. Tsaka po, isa pa po yung pag po tayo nagbibuild po tayo ng strong church, hindi naman po natin masasabi na strong church tayo kung meron man tayong 400 na members. Dahil gaya nga po nasabi ni Pastor na meron nga po silang 400 na members. Pero linggo-linggo po, talagang sinasaktan niya po yun gamit yung mga salita niya na realidad. Ibig sabihin po, linggo-linggo nagbabawa siya. Hindi niya po kailangan ng 400 na members or napakaraming members kung yung mga members naman po na yun ay pasaway at mga nagpapalamig lang po sa aircon ng church nila. Kumbaga nakaka-bless po talaga ng church natin kasi tayo kahit konti po tayo pero tingnan niyo po, consistent tayo dito lahat. Talagang kahit napakainit tsaka hindi man po magaganda instrumento natin pero talagang faithful tsaka loyal po yung mga member po natin. Kaya makakonsider po lang yung church natin as a strong church talaga po. Amen. Ako po yung last. Tuloy niyo sa pagbibigay na po. Tama naman po ba? Ang gusto niyo po ba yung mega church o strong church? Strong po ba? Kasi pag mega, gusto lang natin kalayawan. At di naman sa kalayawan, gusto lang natin pasarap. Yun nga, sarap dinggin. Gusto lang natin namdamin yung mga gusto. Ay, ang galing ni Pastor. Yes, tama yung nasa isip ko. Di po ba? Pero pag tayo strong church, halimbawa sa pagbibigay,
Pag tayo nasaktan at sinabi ng Lord, magbigay ka. Pero sabi mo, ayoko. Wow. Sino po ba yung, ano doon, malulugi? Di po ba? Pag gusto niyong gawin sa kapwa, yung gusto niyong gawin, gusto niyong mangyari sa buhay niyo, gusto, yun yung mangyari, di po ba? Ganun din po si Lord. Sabi po niya, gawin mo ang gusto mong gawin para yung ginagawa mo ay mangyayari sa iyo. Amen. Yun, ganun po na sa Panginoon, hindi kasi, paano natin palulutan si Lord? Hindi naman po natin nakikita. Asan po ba si Lord? Nararamdaman lang po natin. Pero sabi po ni Lord na talaga ako sa church ng tao na maging kawangis ko. Ibig sabihin kawangis niya. It means yung mga pastor po natin. Kaya po tayo pagpapalain kung tayo pag pinagpapala natin ang pastor. Amen po ba? Kahit hindi po sa pera, pag ang pastor at ikaw anak ko, tunay kitang anak, kahit anong sabihin ko sa'yo at medyo nasaktan ka, hindi kita tatalikuran dahil totoo kitang anak. Amen. Amen po ba? Pero pag ang pamilya ay ambon lang at ikay pinalaya, eh kahit pinakain mo na masasarap yan, ultimo, sasabihin sa'yo masamang tao yan. Pero pag ikaw ay isang anak at tunay na anak, kahit palayasin mo anak mo, mamaya-maya sa isang linggo, Nay, Tay, sorry po, nagkamali po ako. Amen. Dapat ganun po tayo dito sa church na to. Maging strong church po tayo. Hindi po dahil sa building, kundi si Lord nandito sa puso po natin. Kaya gawin mo ang gusto mong gawin para gawin din sa'yo yung gagawin sa'yo. Amen. Nag-guess niyo po ba? Napagpapalain tayo ni Lord kung yung gustong pagpapalang matanggap mo ay ibibigay mo sa Kanya. Ganon, ganon po si Lord na ganon pa si Lord, ba't naman ako, hindi ako naghihintay ng pagpapala na galing sa'yo. Why? Dahil nasa akin ng lahat eh. Di mo ba? Kaya gusto kang pagpalain ni Lord, nakikita ni Lord na gusto kanyang pagpalain, magbigay ka. Wow, itong anak ko na to. Lalo kong pagpapalain dahil pinagpapala niya, gusto siyang magpagpalain. Amen po ba? Kaya sa pagbigay, sabi nga, lumaragas ang pagpapala ay akin nararanasan. Why? Dahil binibigay ko si Lord, binibigay ko kayo, hindi maintindihan kung ba't sa akin napupunta. Wow! Why? Bakit sa akin napupunta? Kasi sumusunod po ako bilang isang anak niya. Sinusunod ko si Lord. Amen! Hindi po sa material, hindi sa financial, kundi yung puso mo 100% na ikaw ay isang anak ng Diyos. Amen! Kaya sa inyo po ba gusto pagpalain? Amen! Tayo pa ay magkaloob sa ating Panginoon. Lumaragas ang pagpapala ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Hindi mo na maiintindihan kung bakit sa iyo napunta dahil ang pagpapala ng Diyos ay pagkakaloob sa iyo ay ipinagkaloob na niya na 100%. At higit pa po doon. Kaya amen! Tayo pa ay manalangin. Panalangin po natin yung ibibigay natin. Yung ibibigay po natin ay hindi lang po para sa church, para sa mga pastors po natin. Saan napupunta yung 500? Ginagamit po nila yon pang transportation, kulang pa. Kaya kung gusto po tayong pagpalain, pagpalain po natin mga pastor natin, pagpalain natin yung church, at ibabalik po ng Panginoon yun ng siksik, bigbig, at umapo na pagpapala, hintay lang, andyan lang po yun. Para din na! Amen! Hintay lang po natin yun. Yes, Lord! Hallelujah, Jesus! Lord, maraming salamat, O Diyos, na patuloy niyo, Panginoon, na tinuturo sa amin kung paano po kami maging isang bukas palad upang patuloy kami, Panginoon, na pagpalain mo. Lord, maraming salamat sa mga anak mo na tunay nga, O Diyos, na ang mga puso, ang mga palad nila, Panginoon, ay bukas sa puso nila, Panginoon, pagbibigay. Lord, alam po namin, Panginoon, sabi mo nga sa mga salita mo, si Yahweh ay bigyan mo ng magandang ani mo. Sa gayon, aani mo, aani ka at sisidlan ng iyong inumin ay aapaw. Sisidlan ng lagayan ng kakainan ay umaapaw gaya ng tubig na dadaloy at dadaloy. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa pagpapala ay pagkakaloob po sa bawat anak mo, Lord. Alam po namin na hindi man ngayon nakakapagbigay, pero Lord, alam po namin na ang puso nila. Lord, turuan niyo nga po, Panginoon, ang mga anak mo na magkaroon, Panginoon, ng bukas palad para po sila, Panginoon, ay pagpalain. Gayun din, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga taong ginagamit mo, Lord.
na pinagkukuhanan po namin ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Lord, patuloy po sila itong i-bless kung patuloy, Panginoon, na magamit sila kasangkapan mo, Panginoon, pang mapagpala ang bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga naligong na ito, Lord, magamit, Panginoon, ito sa ikalalago, Panginoon, sa mga gagamitin, Panginoon, sa iyong church building, sa mga pastor, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ito, Lord, simula ngayon, Panginoon, hanggang sa mga sumusunod, pagpapala, umaragasang pagpapala ang maranasan ng bawat isa. Ngayon pa man, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang kanyang mataas, nakapulot pa sa salamat, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo na kami ninyong iningatan, sa isang buong linggo, O Lord, na kami ninyong dinala. Patuloy mo kami tinuturuan, O Lord, upang maging karapat dapat sa iyong harapan. Maraming salamat po sa umaga na ito na kami ay nakarinig na iyong salita. Patuloy, O Lord, na gamitin mo ang bawat isa. Gawin mo tagasunod, O Lord, patuloy na maging tagasunod mo ang bawat isang nandirito. Nawa, O Lord, dalangin namin na ang bawat isa ay maging pagpapala sa aming mga makakasalamuha, sa aming mga uuwi ang tahanan, O Lord, ay gamitin mo ang bawat isa upang ma-share namin, ma-share ng bawat isa na kanilang makakasalamuha ang mga narinig nilang pagpapala, ang mga narinig nilang salita ngayong umagang ito. Nawa, O Lord, patuloy kaming sumunod, patuloy na tumago sa pananampalataya. Sa iyo po namin, O Diyos, itinataas ang aming mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Pag-ibigyan po natin mga ibang announcements, no? Ayan, tubuman tayo bago po tayo... Ay, meron po bang... May lugaw! Bago po tayo maglugaw, mamaya courtesy of Mr. and Mrs. Rafael Alejandro Linsa. Ay, isa. Alejandro! Okay, announcements! Tandaan niyo po mabuti mga announcements po natin, ha? November 20, kailan po yun? Sa linggo na yun. Sa linggo na po ang ating 12th anibersaryo, 12th anniversary ng Christ in the Philippines. So, iniimbitahan po kayo lahat na mag-imbita pa ng mga kaibigan nyo.
So, kayo po ay invited lahat at yung mga kaibigan, mga kakadbahay, mga kismisan, kamarites, pwede niyo pong invite dito sa ating church anniversary this coming November 20. Magsisimula po tayo. Magdumating po kayo dito siguro mga 8 o'clock pa lang para at least makapag-relax po kayo, no? Agahan po natin. So, yung mga naka-assign po na magdadala ng mga food at yung mga hindi po, ay alam niyo na po ba? Alam niyo na po ba yung mga food na dadalhin natin? Magkakaroon po tayo ng salo-salo. Ang dadalhin po natin ay good for yung matitikman naman ng lahat. Yung matitikman po ng lahat, baka naman ang dadali natin pang isang ano lang, pang single ano lang, value meal. Hindi po gano'n ha. Yung matitikman po ng lahat para mas marami pong marami tayong pagsasalu-saluhan. Dito natin maipapakita yung ating pagkakapatiran, fellowship, bonding, na sa pagkain, talagang nagkakasundo-sundo tayo, di ba? Nagkakasundo-sundo. So, kung hindi pa po kayo na-assign ng pagkain, gusto niyo po magbigay din, pwede niyo po i-coordinate kay Sister May o kay Sister Rachel. Kung gusto niyo po magdala ng food or dessert or drinks o kung ano mang ulam, welcome po yan, welcome. Tayo rin naman po Ayan. So, yun po. Pangalawa, yung mga hindi pa po nagbabayad ng mga t-shirt. T-shirt po kasi meron po tayong kanya-kanyang designated na kulay bawat isang department. Yung mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan, mga pastor. So, magkakaiba po ng kulay. Pakita nung lang po sa inyong mga head kung ano po yung kulay. Ngayon kung medyo late na po at hindi na po makakabili ng t-shirt, pwede po kayong mahanap na lang sa mga ano nyo, sa mga cabinet nyo, mga baul nyo, ng mga kakulay para medyo maganda pong tingnan kasi magkakaroon po tayo ng picture taking. Baka ma-out of place naman po kayo pag iba yung kulay nyo, no? So yung mga umorder naman po, ito na po, last day na po para magbayad. Para magbayad na po kayo, ha? Okay, malinaw na po tayo doon. Then, praise and worship po. Praise and worship, after po natin magmerienda, magkakaroon po tayo ng short na, ano, na practice para lang makita natin kung ano yung kakalabasan. Pero tutuloy-tuloy pa po natin yung practice natin, no? Okay. After po ng ating pong lugaw, ano, kainan. Okay, pang-apat, yung mga kanya-kanyang department po, yung mga kababaihan, meron na po ba tayong inihahandang special number? Meron na po ba kayo napapag-usapan? Wala pa? So may 7 araw po kayo para ano? As much as possible po ay isama po natin lahat ng kababaihan para maging united po tayo. Kumbaga nagkakaisa po tayo sa mga oo, magbi-meeting kayo after dito, after po na habang kumakain po tayo ng lugaw, pagbitingin na po natin. Ngayon, yung mga kalalakihan, meron po tayong song number. Mamaya po nga po na papractice po natin. So, after ng kainan, yung praise and worship, pero yung mga kalalakihan, mamaya, after noon. Tapos, yung mga kabataan, around 2 o'clock siguro, doon po sa building, magpapractice kayo ng sayo nyo. Kailangan ma-perfect nyo na po, ha? Ma-perfect nyo na po yung kanta, yung dance number nyo. Then, ano pa ba? Yung 5 o'clock po yung keyboard lesson natin. 5 o'clock pa naman. So, okay po? Malinaw? So, habang kumakain po tayo ng ano, inaanda po natin yung merienda natin ngayon, pwede po ba mag-grupo-grupo na yung mga kabataan, yung mga kababaihan, yung mga kalalakihan para po sa ating may clean meeting regarding sa anniversary, kung ano po yung gagawin yung plano, ano po yung ano. Ngayon, kung hindi pa po na i-designate yung mga in-charge sa ushers, may ushers po ba tayo? Ushers, yung mga sa kitchen department, kung sino po yung naka-in-charge. Mayroon kasi, nagkain ng tayo lahat, wala pala naka-in-charge sa ulungan. Mayroon yung gano'n, sa lipitan. Tapos sa decoration,
sa decoration po ha, yung mga council members po, yung mga council members, paki-assign nyo na po ha, baka wala po tayong ano, naka-assign pa dyan. Sa pa ba? Sa food. Sa food, kayo po magka-coordinate, mag-ano, dapat maayos po yung ano natin. Okay po ba? Pag-usap-usapan na po natin lahat. Kids pala, kids! So kids pala, yung kids, meron din kayong special number. Ang magka-coordinate po nang si Pastor Delphin sa De La Cruz. Ay, sa De La Cruz ba? Ay, hindi. Sa Emerita De La Cruz din. At si Sister Dayan sa De La Cruz Street. Okay po tayo? Okay, maggrupo-grupo na po tayo. Pag-usapan niyo po, brainstorming kayo. Kasi one week na lang po tayo. One week na lang po at ating pong anniversary na. So mag-invite po tayo ha. Mag-invite po tayo. Magsisimula po tayo ng 9 o'clock pero 8 o'clock pa lang po nandito na po kayo. At isuot niyo po yung mga designated na naka-assign na damit sa inyo. Okay? Ikot na po tayo. Ikot na po. Nagpapasalamat po ako na naka-attend po itong si Sister Tila at si Brother Ronnie. Kasamahan ko po ito sa Harvest sa Marilao. Pero ano, yung tagal ng pagdawala niya, sabay-sabay kami. Nauwi pa sila ng Bataan. Kaya hindi tayo, ano tawag doon? Hindi tayo kidnapper. nagpapasalamat po kasi matagal ko na silang matagal ko na silang ini-invite. Salamat at nakarating sila ngayon. Bye. Mayroon siyang anak na dalawa. Sandalagat siyang binata. Ano rin? Sa music.